Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Galimay Online po. Andito na naman tayo. At bago lang po tayo magpatuloy sa mga bago lang dyan sa ating channel. Subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi kayong updated. Especially doon po sa mga coin collector dyan, sa mga coin lover. Subscribe po kayo guys. Ayan. At andyan po yung ating shoutout sa slideshow. At meron po tayong special shoutout dito. No? Itong si Mr. Jumil Ferrer, yan. Sabi po niya, kung may nahanap ka na barya, huwag ka na nga daming salita, sabihin mo na agad. Salamat po sa comment mo, Mr. Jumil Ferrer. Una-una, wala pong teacher, ano? Wala pong teacher sa eskulahan na basta na lang magsasalita kung ano yung pinupunta niya. Bago niya direktahin yung kanyang sinasabi, ay magpapaliwanag po yan. So, ganun po yun. At ikaw po, Mr. Jumil Ferrer, sana bago ka nag-comment, nag-isip ka muna, ano? Kaya nga nilagay ang utak mo sa ibabo ng ulo mo, dapat gamitin mo yan, mag-isip bago nagsalita. Anyway, salamat po. At ito naman pong isa na si Mr. Eduardo. Ayan, naputol yung kanyang apelido. Ano, sabi po niya, kumita ka na sa YouTube sa kalokohan ninyo. Wow, salamat po sa napakagandang comment, Mr. Eduardo. Ano, ito lang po ang masasagot ko sa iyong comment. Dapat po, bago mo yan sabihin dito sa aking channel, sabihin mo muna yan doon sa mga numismaster ng mundo, yung mga coin collector na talagang mga bigatin, yung mga numista, numismatic, ano? Yung mga coin lover, kahit anong collector dyan, kahit hindi coin collector, kahit mga collector na mga laruan, mga mahilig mga koleksyon, mga koleksyon ng antique, kailan po ba naging kalokohan ang pagiging isang collector, especially coin collector, ano? Hindi po masamang kumita sa pamamagitan ng iyong abilidad, wisdom, at yun na nga, diskarte, ano? At unang-una, wala po kami nililoko rito. Ang tawag po dito ay content. Sinishare ko po yung pagiging coin collector ko sa YouTube. So ayan, salamat po sa iyong comment. At syempre, maraming salamat po doon sa mga solid Galimay Online supporters natin dyan. Siyempre, hindi ko na po kayo maiisa-isayin kasi napakarami na po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, ang ating pong magiging content, alam nyo guys, napakaganda nito. Nakahanap ako ng error na tinatawag kong ultra rare error. Parang ito yung katumbas ng babalo na 5 piso. Sino na ba nakakita ng babalo na 5 piso? Ayan. Napakita ko muna sa inyo ito guys, ano? Ito yung normal na coin natin na 2005. Yung face ni Andres Bonifacio is sa intact. May mata, may ilong, may bibig. Ayan. Kahit malayo, kitang-kita naman po, diba? Ayan. Ayan. Ngayon, ito ang coin na Bida. 2005 din siya. Nakakita ko ito kanina eh. Ito. Gamitan po natin ang lente guys para makita ninyo. Yung zoom out natin yan. Napansin po ninyo ba? Medyo palago, ano? Pero, pansinin nyo po yung mayan. Zoom natin. Di ba? Mukha pong bungo si Andres Bonifacio. Naging skull face po siya. Ayan, o. Ang kita naman, eh. Skull face. Mukhang bungo si God Andres Bonifacio dito sa 10 piso na ito, ano? Ano pong masasabi nyo, guys? Yan, asada pa uli natin na isa. Ayan. Kung meron po kayong 10 piso dyan na 2005 or kahit hindi po 2005, check po niyo yung base ni God Andres Bonifacio. Hindi po siya ganyan. So, error po ito. Itong error na nagmukhang kontuloy si Andres Bonifacio eh. Naging scalpish siya. Ayan po siya. So, para sa akin, collectible ito. At may dadagdag sa aking koleksyon. Ayan siya. Huwag po niyo kakalimutan mag-comment guys sa content natin yan. Sa likod nito, okay naman. Wala namang error. At guys, meron pa akong mga natuklasan sa mga 10 piso natin, yung mga bimetallic coins natin na yan. Ano. Maraming varieties pala ito na hindi ko para isishare sa inyo kasi kanina lang ako naglente-lente. Merong siyang varieties doon sa kay Andres Bonifacio din, yung ulo. Merong ulo si Andres Bonifacio na bilugan ang kanyang ulo. Tapos yung isa naman, medyo paoblong, medyo pahaba ang ulo. Kung meron po kayo dyan, check nyo na guys. Mapapansin nyo po yan. Parang magkaiba sila ng itsura eh. Ayan.
So abangan niyo po yan at i-co-complete natin yan. At pinapansin din ako doon sa mga, doon din ako sa portrait, ano, yung buhok nilang dalawa. Meron mga series ng bimetallic na yung detalye ng buhok ay napaka extra fine ng mga detalye ng mga hibla ng buhok. Tapos meron din pong ako sa palagi ko merong ginawa na tepiso din na prosted. Kasi andyan, kanina kinilatis ko yung mga coin. Nakita ko na prosted eh. So, hindi lang, wala lang record doon sa namista. At abangan nyo rin yan at maiko-content ko rin yan. Kaya ngayon pa lang, kung meron na kayo dyan marami yung mga 10 piso na bimetallic dyan, kilatis-kilatisin nyo na guys, tignan nyo. Yung sinabi ko, yung sa ulo ni Andres Bonifacio at yung mga buhok nila. Ayan, meron po mga varieties dyan. Ayan, tsaka yung prosted na 10 piso. Sa tingin ko po, prosted po talaga yun. So ito po guys, kabuuan ng content natin. Sana nagustuhan nyo yung error coin natin ngayon, ano? Skull Face Andres Bonifacio 10 piso by Metallic year 2005. At siya pala sa mga bago lang dito sa ating channel, mag-subscribe po kayo guys at i-on ang notification bell para ma-update kayo kapag meron po tayo mga impormasyon at magbibigay ng mga value sa BSP series coins at tuon po sa mga coins na aking hahanapin. So until next time po, God bless you all. I'm out.